Naniniwala ka ba sa mga multo? Sa video natin na ito ay makikita nyo ang mga multo na nakuhanan daw ng kamera. So panoorin na natin. 15. Wedding photo. Mga kuys, sa unang tingin, ang larawan na ito ay parang normal lang. Pero kung iyong susuriing maigi, ang larawang ito ay may makikita kang kakaiba. Nakita mo ba? Heto, at isumpa natin. Makikita sa larawan na ito na merong tila batang nakasilip sa gitna ng dalawang bagong kasal. Grabe, buddy, ang creepy. So sa video na yon, nakita nyo na mukhang totoo yung nakadungaw doon. Kung totoo man yun, grabe namang kilabot ang mararamdaman, lalo na yung mga nasa litrato na yon. So next litrato tayo, tignan natin kung nakaka-creepy din. Number 14, Snapchat. Sa larawang ito naman, sa isang party, ay makikita na masaya ang dalawang babae. Pero laking gulat nila nang makita ang kanilang larawan na tila ba may nakisali at gusto rin magpalitrato. Nakikita mo ba? Heto, at isumpa natin. Makikita sa larawan na ito na tila ba may isang nakasilip sa gitna ng dalawang dalaga at medyo creepy nga ang pagkangiti nito sa larawan. So alam nyo naman na party yung pinuntahan nila, so hindi ako masyado satisfied sa picture na yon, no? Siguro nakuha na lang siya ng wrong shot, wrong facial expression, no? Kasi nasa party siya, so most probably na mas marami talagang tao doon sa event na yon. So hindi ako satisfied, di ako nakikreepy yan. Next tayo. Number 13, kagubatan. Sa larawang ito ay makikita ang isang litrato ng tila tao na hindi malinaw, na kahit ako ay hindi ko maipaliwanag kung ano ito. Sa inyong palagay, mga kuys, ano kaya ito? Ang litratong ito ay kuha sa isang kagubatan ng magkasintahan na nagka-camping nang mag-set sila ng kamera sa labas ng kanilang tent para sa kanilang seguridad, at heto ang kanilang nakuhanan. So feeling ko, yung doon naman sa litrato na yon ay hindi rin totoo, hindi ako na-creepy yan, hindi katulad nung unang picture na nakita natin. So para sa akin ay isa lang siyang malaking edited. So kayo, ano bang opinion nyo? Next video tayo. Number 12, window. Sa larawang ito ay makikita ang isang tila humis tao na nakadungaw sa bintana, habang ang isang batang babae ay nagsiselfie. Ano kaya ito, mga kuys? Nakikita mo ba? Heto, at isumpa natin. So sa picture naman na yon, medyo okay na okay din para sa akin. So hindi ako masyadong satisfied pa rin, no? Kung totoo man yon, grabe talagang creepy. So syempre kinilabutan din yung bata. Syempre hindi niya siguro napansin dahil sa napakaliit nga nung party na yon. Pero kung nakita man niya yon, malamang natakot yun. Hindi na siguro nagpicture ulit yun. Hindi kaya pinablessing na siguro na yung bahay nila. Number 11, baby shot. Sa unang tingin, ang larawang ito ay tila normal lang na litrato ng magkapatid na babae at kasama ang kanyang anak. Pero kung iyong tititigang maigi, ay may makikita kang kakaiba. Nakikita mo ba? Heto, at isumpa natin. Makikita sa larawang ito ang tila may nakaupong bata sa likod nila. Pero ayon sa may-ari ng larawang ito, ay sila lamang ang nasa loob ng kwarto ng kanilang. Ito ay kuhanan. So sa picture naman na yon, creepy din, pero hindi rin ako masyado na-satisfied kasi maaaring may mga kalaro din yung bata doon na baby, or isa yung kamag-anak na dumalaw doon sa kanila upang magsaya o makikain. Pwede yun. So hindi ako masyado satisfied. Hindi ako nakikreepy yan. Next tayo. Number 10, family photo.
Sa unang tingin ang larawang ito ay tila normal lang na litrato ng isang masayang pamilya. Pero kung iyong titingnan ng maigi ay may mapapansin kang kakaiba sa baba ng larawan. Nakikita mo ba? Heto at isumpa natin. Makikita sa larawang ito na meron isang tila batang babae ang nakasulyap sa pagitan ng binti ng dalawang babae. So sa picture naman na yon, creepy siya tignan pero di ko lang sure kung totoo ba yon or edited lang. Pero para sa akin, it's unedited. Kayo ano bang opinion nyo? Next picture tayo pero mukhang edited talaga siya. Number 9. Paa sa karagatan. Sa unang tingin, ang larawang ito ay tila isang normal lang na kuha ng isang batang babae. Pero kung iyong tititigang maigi, ay may kakaiba pala sa larawang ito. Nakikita mo ba? Heto at isumpa natin. Makikita sa larawang ito na mayroong paa na kulay itim sa likod ng batang babae. So sa picture naman na yon, is mukha rin siyang edited, no? Kasi yung sapatos ay makabago na rin. At bukod doon, sharp na sharp yung pagkakalagay. Di ko lang sure kung edited siya pero para sa akin edited siya, no? Sa opinion nyo, gusto ko rin malaman kung edited nga ba yung nakita natin yun o hindi. Next tayo. Number 8. Bulto sa gabi. Ang larawang ito ay kuha ng isang lalaki sa tapat ng pinto ng kanilang bahay nang may naaktuhan siyang tila tao na nakasulyap dito. Heto at isumpa natin. So sa picture na yun, mukhang madre yung nakadungaw doon. Di lang ako sure, no? Siyempre, medyo malabo. Malabo talaga, hindi medyo, no? So mukhang madre. Ano sa tingin nyo? Madre ba yun o hindi? Number 7. Multo sa kalsada. Ang larawang ito ay kuha sa dalawang magkaibigang babae nang akala nilang normal na litrato lamang ay kanilang ikinagulat dahil tila may sumingit at gustong makipag-picture sa kanila. Heto at isumpa natin. So yung picture naman na yun na para may nakahawak dun sa kanya, hindi lang natin sure kung edited siya pero kung bibigyan natin siya ng story, so maaring kamag-anak niya ito o hindi kaya isa ito sa mga malapit sa kanyang kaklase o mga kaibigang babae o maaari din kanyang ina na namimiss siya at gusto rin siyang makita. So hindi lang ako sigurado pero kung anong opinion nyo, babasahin natin yan. Next tayo. Number 6. Multo sa kagubatan. Ang larawang ito naman ay naging usap-usapan noong taong 1940 nang dalawang magkasintahan sa kanilang wedding photoshoot nang hindi inaasahang may makuhanang kakaiba na tila babaeng multo. At heto, isumpa natin. Yung picture naman na yon, maaari siguro yung nakuhanan nila eh hindi sang-ayon sa kanilang kasal, no? Pwedeng tutol siya sa pangyayaring kasal dahil sa kanyang past life eh hindi siya nagkaroon ng magandang kasal. So maaari yon. Next tayo. Number 5. Sulyap. Ang larawang ito ay tila normal lang na larawan na kuha ng isang batang babae. Pero kung iyong tititigang mabuti ay may makikita kang kakaiba sa larawang ito. Nakikita mo ba? Heto at isumpa natin. Makikita sa larawang ito na tila may nakadungaw sa likod ng batang babae. So yung picture naman na yon na may nakadungaw, siguro siya yung ama o di kaya lolo nung batang babae na yun at namimiss lang siya at gusto siyang makita.
So hindi siguro sinasadya na makuhaan ito ng camera, no? Dahil sa kanya paggamis, o hindi ko alam kung anong klaseng creature yung ganong itsura. Number 4, The Lake. Ang larawang ito ay kuha sa ilog ng asawa ng lalaki na nasa larawan. Pero laking gulat nito nang may makuhanan siya nakakaiba sa ilog. Tila may batang babae na nakatayo at nanunood sa kanyang asawa. Nalaking gulat nito dahil sila lamang ang naroon dahil ang lugar na iyon ay liblib at malayo sa syudad. So yung picture naman na yun, maaari na yung nakadungaw doon o nakatayo doon na babae ay anak nila o hindi kaya gusto lang tignan kung anong pinagagawa nila, no? Kasi marahil gusto makipagkaibigan, no? O makipaglaro. Kasi interesting naman yung ginagawa ng lalaki doon na kumukuha siya ng isda o namimingwit sa madaling salita. So para sa akin, baka gusto lang makipaglaro. Next tayo. Number 3, Old Hospital. Ang larawang ito ay kuha sa isang ospital noong 1970 sa Kentucky. At ayon nga sa taong kumuha nito ay laking gulat niya na tila may isang babaeng nurse na nagpakita sa larawan. Nanamukhaan pa nga nito dahil ito raw ay ang kanyang kaibigang babaeng nurse na matagal nang namatay. So yung picture na yun, maaari nga na ayun yung kaibigan niya kasi syempre diba kung saan nga namatay ang isang tao, nananatili yon kapag meron pa silang misyon na dapat nilang gawin. So baka ayun ang dahilan kung kaya't nandun pa siya. Number 2, Selfie. Ang larawang ito ay kuha sa cellphone ng isang ina dahil ang anak nito ay palaging kinukuha ang kanyang cellphone para maglaro bago ito matulog. Pero laking gulat nito nang makita niya ang larawan na ito na mayroong nag-selfie kasama ang kanyang anak na tulog. Ano nga kaya ito, mga kuwis? So yung mukha na yon, mukha siyang tawag dito. Yung sa mga palabas sa mga film. So hindi ako sigurado kung anong tawag dun, pero para sa akin edited siya. So it's not a creepiest part. So next tayo. Number 1, School. Heto na ang pinaka nakakatakot na photo bombers sa ating listahan. Ang larawan na ito ay kuha sa Pilipinas sa Rizal High School. Isa sa eskwelahan na maraming estudyante at palaging matao at maingay. Pero magugulat ka sa larawang ito. Nang dalawang estudyante na nag-selfie sa loob ng isang banyo. At bakas naman sa mga mukha nila na sila ay masaya. Pero laking gulat nila nang makita ang larawang ito na tila ba may isang babaeng may mahabang buhok ang nakaupo sa likod nila. Ano nga kaya ito, mga kuis? So yung Rizal High School, malapit lang yan din, no? Kasi sa Pilipinas, sa Pasig yan. So siguro, kasi napakalawak yan, isa yan sa pinakamalawak na eskwelahan dito sa Pilipinas, ang Rizal High School. So baka yung litrato na yun na nakuha nila dahil sobrang lawak nila, maaari na mayroong namatay nung kasagsagan, nung kapanahunan, no? Doon sa CR na yon, kaya accidentally nakuhanan siya or doon na part siya namatay doon banda ron sa bandang sulok. Maari doon, maari na bagok o anything else o kaya ginamit ang kanyang dugo sa paggawa ng school, di natin alam. So ayun lamang, kayo ba ay na-creepy yan sa ating pinanood? Kayo ba ay natakot sa ating pinanood? Kung oo, mag-comment kayo. Kung hindi, mag-comment pa rin kayo. Nais kong malaman kung ano pa ang mga dapat nating i-improve dito sa channel natin. So ngayon, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. At syempre, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At syempre, hit the notification bell para updated ka sa ating every video. At ayun lamang, maraming salamat sa panonood. Tuya, sway it up, peace. See you on the next video. Bye bye. Wiki, wiki, wee.